tinapos. Siguro na pabarkada ko, siguro nakita ko na I need to belong to somebody or to a group or something na para napapabayaan ako, kaya napabarkada. Kasi sa barkada nakita ko na dito, this is where I belong. Accepted ako. So yun siguro yung thinking ko at that time, which is mali, maling mali. Sinabi mo yung dad mo, babaero, ang mga Tulfo brothers ba, babaero? Ewan ko kay Mon, kay Erwin, kay Ben, pero si Rafi, mabait. Kusa mo bang sinabi, ayoko maging babaero? Yeah, gusto ko maging mabait. Nagkikita ko na minsan nagkakaroon silang debate, and then kuminsan yung daddy ko hindi umuwi sa tamang oras, so nag-aaway sila. Pero napoprovide pa rin ang daddy ko yung mga needs ng family. Nambubugbog yung father ko. Just because pasaway kami. Hindi naman siya nambubugbog na walang dahilan. Kasi pasaway naman talaga kami. Makulit. Hindi naniniwala. Hindi nakuha sa isang salita. Bugbog abot. Maraming nagtatanong, ba't ganyan ang Tulfo Brothers? Ang tapang, laging galit, puro palaban. So nanggagaling ba to from a childhood experience? Nakikas kami sa bugbog. And then we were trained not to tell our parents kapag meron kaming kaaway, kapag binubuli kami, we just shut up. Keep it to yourself. Pag nagsumbong kami, magagalitan pa kami. Ikaw may kasalanan. Ba't ka kasi napunta doon? Kaya sana umuwi ka ng bahay. So, pag binubuli kami, quiet na lang. Kuminsan, pag hindi ko na kaya, tatawagin ko yung mas nakakatanda. Kuya, lukulong ko yun eh. Sabi ng kuya ko, sige, fight kayong dalawa, fight. Pag-away ka, sumbong ka. Well, as a father, how are you? Napakabait nung anak ko si Ralph, and natutuwa ko. Hindi siya gumayos sa akin nung malit pa ako ng pasaway. Very obedient siya, so hindi ako nagkaroon problema sa kanya. Plus, unlike my parents, my dad, hindi ko sinasaktan mga anak ko. Alam mo, Rafi, nasa-sense ko that while you understand your dad, malaki yung naging impact ng father niyo sa inyo, ah, kasi nga nananakit siya noon. Do you believe that if you had it another way, sana wala na lang? True. Correct. Yeah. Dapat hindi na sinasaktan yung mga bata. I believe in that. Pwede mo na madaan sa diplomasya. Kasi habang sinasaktan mo yung mga bata, lalong nagrebelde para sa akin. Saka yung pananakit kasi, paluin ka masakit, mati. And then, mamaya, bukas yan, wala na. Gagawa ulit. Whereas pag kinausap mo, diplomasya, tumatalagin sa Ano ang moment in your life that you felt most down? Most down? Nung namatay yung father ko. Talaga? Kasi before he died, parang nagparamdam. Wait, sabi niya, ako, please, sabag ka magaling. Oh my God, tama okay, na po na akong pag-usapan. Hindi, okay lang sa kanya yun. Baka tatay mo nga. Mahali nga, may cancer siya. So ngayon, nung may cancer siya, lahat ng mga kapatid ko na stage 4, nakuya na, and then ako hindi ako makauwi. And then nung malaman ko, napatay na siya, iyak ko na iyak. Hindi ako nakapasok ng dalawang araw. Well, you really loved him. Yes. You really loved him. Noon na lang, yung panahon na lang na yun. Yeah. Noon ko na rin napakita sa kanyang pagmamahal ko, yung na-feel ko na I love my dad. I really do. Well, yan ang video ni, interview ni Karen Davila kay idol ko dati. Kung papansin niyo ang kinukuwento lang niya diyan ay yung dalawang anak niya na si Rap at saka yung Maricel na napakabait daw niya. At ang sinasabi niya rito ay parang napakabait niyang ama at napakabait niyang tatay, no? Pero kung kasi noon that time siguro baka hindi pa pumuputok yung issue about do sa anak niyang isa na kay Judy Licop, no? Well, ang punto ko dito ay ganun siya kagaling magsinungaling sa inyong mga supporter, no? Eh ano ba naman yung sabihin mo? Hindi ba naman sinasabi kasi dito ni Rapi Tulfo ay mabait siya sa mga bata, no? Eh bakit yung isang anak mo ay alam mo namang may anak ka na siguro, no? At alam mo naman yan. Bakit hindi mo man lang isama o talagang kinalimutan mo na yung isang anak mo ay dugo mo at laman. Tapos ngayon palalabasin mo na ikaw ay mabait na ama, gentleman ka, hindi ka babaero. Eh nakatatlong asawa ka nga eh. Paano kung hindi naging babaero? Eh naging tatlong, hindi ka lang basta babaero. Nagpakasal ka pa ng tatlong babae. Pa
Tapos ngayon kakandidato kang senador, ganyan ka manloko sa mga supporter mo. Kung yung may mga supporter kayo, panoorin niyo yung interview niya ni Karen Davila, 2021 yata yun, no? Napakasinungaling mo, Mr. Rapi Tulpo, no? Ba't mo ikina, bakit hindi mo malang isama yung isang anak mo na si, hindi ko alam kung ano pangalan, no? Lagi nga binibida mo yung dalawang anak mo lang. Legal na yun, legitimate na anak mo kung tutuusin. Nagpakasal kasi ito, 1992 eh. 85 nagpakasal na ito sa Amerika eh. Tapos nagpakasal ulit dito kay, ano. Pero kinasal siya doon sa isa, kay Miss Julie, 19 na, masyado mong niluloko yung mga tao eh. Kinasal ka sa US 1985, no? Ikinasal naman si Julie sa kay Person 1992. Diba? So, ibig sabihin, nag-commit ka na ng adultery that time kasi nauna kang nagpakasal eh. Diba? Iyon yung sinasabi ko dito eh. Nagmamalinis ka, Mr. Rapi Tulpo, no? Nagmamalinis ka na ikaw ay isang gentleman o mabait na ama, mabait na anak, mabait na tao, matulungin. Pero kung titignan mo at kung malalaman ng tao itong mga pinagagawa mo, isa kang bogus na nagbabait-baitan ka. Dapat talaga sa'yo, mabulgar yung kalokohan mo. Kasi ang dami mong nilulokong subscriber mo. Nilulokong mo sila eh. Hindi ka dapat mapunta sa Senado kasi ikaw yung nilabag mo yung batas. Sagrado yan eh. Yan yung plataforma mo. Na huwag mang argabyado ng bata, huwag mang argabyado ng babae, huwag mang agrabyado ng mahirap. Pero ikaw, anong ginawa mo sa unang asawa mo, inabandon mo? At yung anak mo isa hanggang hindi mo talaga ibinibida kahit minsan. Ano bang naging kasalanan sa iyo ng anak mo? Nung nagpapasarap ka doon sa unang asawa mo, I mean, sorry for my words, nung nagpapasarap ka doon sa asawa mo at nabuo yung anak mo, tapos bigla mong iiwan, anong kasalanan sa'yo? Ikaw na rin ang may sabi. Anong kasalanan ng bata sa'yo at inabandon mo? Kasalanan ba nun kung nagkaroon siya ng ama na katulad mo? Bakit mo pinabayaan for so many years? Hindi nakakapamili ang bata. Siyempre, kung makakapamili lang yun, siyempre, hindi pipiliin mo kasi iaabandonin mo lang sila, di ba? So, let's see.